Welcome to Demonel's Vlog! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and share and subscribe at huwag na rin kalimutan i-hit ang notification bell. Magandang araw mga Ludes! Tara, pag-usapan natin ang iba't ibang klase ng laboratory poset. Ito ang mga iba't ibang klase ng laboratory poset na pwede nating ikabit. Depende sa size o laki ng lababo na ilalagay natin. Dito, mapapansin natin, iba-ibang klaseng kanyang mga supply. O depende sa modelo ng poset. Mga dapat malaman tungkol sa laboratory poset. Tara, pag-usapan natin ang unting kaalaman sa mga klase ng laboratory poset. Merong mga poset na tinatawag na knob type. Ito yung knob type na poset. Ibig sabihin, ang hawakan niya o handle is knob. Okay? At ang sumunod naman ay ang lever. Kanyang lever arm ay ito. Hindi niyan sa ibang klase lever. Meron din sa mga single mixer na laboratory poset lever type ang kanyang arm. So ito yon. At ganun din sa pang double hole. Kaya tinawag na double hole, dalawa po ang kanyang o naka-split yung kanyang supply. Kaya double hole para sa mga double hole na laboratory. Ito po ang kanyang o ito yung nilalagay. Okay? At meron naman din tinatawag na bamboo o bamboo type na poset. Yan. Tinawag na bamboo dahil ang kanyang body ay globe at umahaba ito mula 6 inches to 14 inches depende sa paglalagay natin ng laboratory. Okay? Anong uri naman ng mga laboratory? Merong uri o klase ng laboratory na tinatawag na made in zinc alloy, stainless, at solid brass. Normally, ang mga zinc alloy o mga light duty o lightweight ay madalasan natin makikita yan sa mga maliliit na lababo. Ito. Ito, ngayon, yan, mga lightweight o light duty. So, zinc alloy. Meron naman ding mga gumagamit o stainless, gusto kami mas matibay, made in stainless. Same as, meron din siyang ganyang sizes na maliit, sumunod na size o 6 inches yon, meron din sa stainless. Sa mga solid brass, normally ang solid brass ay sa mga mixer type. It's either pang single hole o single mixer or double hole. Yan. Ganun din sa mga bamboo. Depende na rin sa mga design ng mga poset na nakikita natin sa market. So, pare-pare na yan. Basta alam na, ang importante, alam natin kung anong klase ang bibilihin nating poset. Ulitin ko, merong zinc alloy, stainless, at solid brass. Okay.
Sa mga kulay naman, usually ang nakikita natin sa market ay ang mga chrome plated. Ito, mga chrome plated, mga silver ang hang. At ang sumunod ay ang mga stainless finish o stainless steel. So ayan yung mga nasa market. At ang mga uso ngayon, yung mga powder coated, andyan yung black, andyan yung white, ivory or light green. Basta yung mga powder coated na mga faucet, meron available na yan. At pagdating sa mga metallic naman, may metallic brass, metallic silver, at metallic satin. Yan ang mga kulay lang naman. Pero importante, alam natin ano ba ang klase. Zinc alloy ba yan? Stainless or solid brass? Okay. Punta naman tayo kung paano ba gamitin ang laboratory faucet. Kadalasan, kaya nasisira ang mga laboratory faucet, minsan misuse o maling gamit. Sa ngayon, ang mga laboratory faucet ay tulad ng knob type, ito ay washerless na. So, mapapansin nyo, pihit sa kanan, pihit sa kaliwa. So, isang pihit lang, sara, bukas, bukas, sara. Ang iba kasi, pag hindi kabisado, akala nila na T360. So, nasanay sa 360 ang tendency na babasag yung ceramic dish, yung balbula sa loob, pag nasobra ng pihit ang mga washerless. Ganun din sa mga lever type o mixer. Sa mga mixer, ito yung tinatawag na pag binuksan natin, itaas lang natin, pihit sa kanan or hot, o pihit sa kaliwa or cold. So, ito yung titimpla, nakaangat. Mapapansin yung nakaangat. Nakaangat siya. So, kung isasara natin, babalik na natin sa original position. So, ganun. Bakit nasisira? Kadalasan ganito. Kapag napupuyas ito, biglang bukas, biglang pihit ng malakas, ganyan, hanggang mabasag na yung balbula sa loob o yung cartridge. Doon nasisira ang mga faucet. Kahit yan ay mamahalin o mura, kung mali ang gamit, sira ang gamit. Yun lang yun. Okay. Same as sa double hole. Okay. Lever type din. Okay. So, ano ang difference ng double hole sa single hole? Okay. Ang single hole, isa lang ang dadaanan nito, isang butas lang sa lababo. Isang butas lang. Wala nang ibang butas yung lababong paglalagyan. At inilalagay ang kanyang supply hose halos magkasama sa isang daanan. So ito. Kaya ito yung single hole na tinatawag. At ang double hole naman, naka-split ang kanyang supply ng tubig. So, ikinakabit separately kinakabit yung kanyang hose. Ito, para at least malaman natin. Ayan. Okay.
yan ang difference ng double hole sa single hole mixer. So bakit tinawag ng mixer? Dahil may provision siya para sa hot at sa cold line. Okay? So, isa pang paraan na pagpatay ng tubig ay ang sensor. Ito yung faucet na sensor. So, at least mga 2 meters kaya niya pang isend o 2.5 meters motion. Once na na-scan ka o na-detect ka, mag-o-open yung faucet or yung valvula niya para bumukas. So motion siya. Ito yung tinatawag na sensor. Ang iba, bakit nasisira ang sensor? Una, natatakpan to. Natatakpan o nadudumihan. So, hindi niya na mabasa. Kailangan malinis. Okay? Pagdating naman sa sinasabi natin paglilinis. Okay? Lagi natin tatandaan, kapag ang fixture nyo ay chrome-plated, ang tip ko sa inyo, tuyong basahan lang. Huwag kayong gagamit ng mga matataas sa acid na panlinis. Sigurado itong kintab na to, baka wala pang isang linggo, blotted na yon o maputla na, hindi mo nakita yung kinang. Ang sikreto lang, tuyong basahan lang. After use, punasan. Huwag hayaan yung mga tubig na natutuyo sa bakal dahil ina-absorb ng bakal yan eh. Pag ina-absorb ng bakal ng tubig, alam natin, nagimitan natin ng sabon, kaya ang tubig pa natin may chemical o chlorine. So, maano yan, dumidikit yan, nagiging mapa-mapa. Lalo na ang deep well. Kung ang source natin ay deep well, so mas prone siya sa mga corrosion. Yun yung nag-aasin-asin. So, ang tamang ano niyan, kailangan natin agapan o linisan para tumagal ang ating gamit. Yan lang ang dapat. Kaya sabi ko, kung marunong kang mag-alaga sa gamit, tatagal ang gamit mo. Okay? O meron akong pahabol. Wall type. Ito lang yung aking may papakita. Ganun din, ang wall type, meron siyang zinc alloy, may stainless, at may solid brass. At depende rin sa fixtures. At depende rin sa haba. Mayroong mas mahaba, mayroong mas maiksi, mayroong mas malaki ang body. Depende sa klase ng faucet. Ganun din, mga washerless din yun. Washerless or cartridge. Yan ang mga klase ng laboratory faucet. Okay. Ano pa ang dapat nating malaman? Importante, bago tayo bumili ng ating mga laboratory faucet, make sure sukat ba sa paglalagyan. Diba? Importante ang size. Yung size ng butas. Sa mga maliliit na lababo, normally ang size ng butas ng lababo ay mga nasa 25 to 30 mm. Ganun po.
Pero sa mga malalaking lababo, o nasa 35mm yung laki. Tulad nito, ang lock nito ay buo. Buo. Yan. Mga 35mm po yan. 240mm ang sukat. Yan yung kanyang diameter. Sa mga single naman, ganun din. So, ipapasok natin to. Yan. Okay. Kaya importante na pag bumili kayo, alam nyo ang paglalagyan. Hindi basta yung bibili ka lang na akala mo, ay, gripo, eto na, dapat lagyan na natin to. O, ganyan. Meron iba, ang kumbaga ang location o beach, yung location ng site ay sa beach o malapit sa dagat, mas prepared bumili ng mga faucet ay made in stainless. Bakit? Malapit sa dagat. So, kapag chrome plated lang ang inyong bibilihin at ilalagay nyo doon sa malapit kayo sa dagat, madali pong lumuma o mag-corrode ang mga chrome plated dahil sa simoy ng dagat. Yun po ang nagiging cause na kung bakit madali o madalas magpalit ng mga faucet pag malapit sa dagat o yung site nyo. Pero sa mga typical na bahay, condo, ganyan, yan, mga chrome plated, pwede na. Solid brass. Yan. Solid brass, pinaka matibay rin yan. Sapagkat pag sinabi solid brass, hindi yung kinakalawang. Ang zinc alloy, ang nagiging diferensya ng zinc alloy ay ang yung siyempre yung kanyang yung kalidad. So zinc alloy lang siya eh. Siyempre kung kayo ay bibili, eh it's either stainless or solid brass. Okay? Ano pa ang dapat iwasan o paano mapag-alagaan ang mga ating fixture o mga faucet? Make sure, uli, tandaan, kailangan huwag kayong gagamit ng matatapang sa asid na panlinis. Yan. Yun at ano pa ba? Siguro kung may nakalimutan man ako yung mga sizes. So, sizes, sa mga ganito sizes, normally ang gumagamit ng 10 inches to 12 inches hanggang 14 inches na faucet yung taas ay sa mga wash basin na naka patong lang o walang lagayan ng faucet o nasa labas ng faucet. At isa nga pala, pahabol. Kung ang faucet nyo ay napapansin nyo, humina ang labas ng tubig dito sa spout, may solution dyan. Tanggalin nyo lang itong aerator at hugasan nyo. Diyan kasi sumisiksik yung mga sediment. Pag ang sediment ay naipon na dyan, binabarahan niya yung mga strainer na yung maliliit. So, hindi na makakalabas ng maigi yung tubig. So, importante, hugasan nyo lang para dumaloy ng maganda yung tubig. Ito. Ito yung inuugasan. Yung mga aerator. So, aerator. Ayan. Okay, kung sa, sira na yung aerator, may nabibili naman individual na ito.
aerator tawag dito. Dito sa nilalagay sa spout. Yan. Yan. Ayan yung aerator o may strainer na. Kung napansin nyo, wala, halos wala nang lumabas na tubig. Okay? Yan lang. Okay, disclaimer lang po. Kung may nakalimutan man ako o nabanggit na kulang pa, ay sana may natutunan kayo kahit papaano dito sa mga dapat malaman sa laboratory posit. Muli, ang importante, tatandaan lang natin kung anong klase o uri ng laboratory posit na dapat natin gagamitin, at ang size, importante, at ang sumunod, paano gamitin ang laboratory posit, at paano pangalagaan para tumibay ang gamit. Yan lang po. Kung bago ka pa lang kayo sa channel ko, please like and share and subscribe, at huwag na rin kalimutan i-hit ang notification bell.